Yo guys, yo guys, yun, good morning guys, this is me again, ang yung poging technician. Nagbabalik na naman, yun, magre-repair po tayo ngayon ng two-door na rep, yun. Yun, kaya i-vlog natin to guys, yun. Si Master Eugene tsaka si Master James, nandun sila sa kabila, nag-install sila. Yung dinismantle natin kahapon, yun, in-install na nila. Nag-isimula na sila mag-install. So ngayon guys, for today's na my video, meron dito sa atin dumating na two door. Yan, calvinator. Yan, yun. Ang naging issue nito is kalahati na lang yung nagpapayelo sa evaporator, sa freezer. Yung sa baba niya, yung purge niya, halos wala ng lamig. So ngayon guys, yun, dinala po pala yun. So kasi, bali na repair na kasi itong rep na to. At yung tito ko pa yung gumawa na ito. Ang tagal na rin daw po na ginawa ng tito ko to. Yun. Shoutout nga po para sa iyo, Master. Ayun. Sobrang tagal na daw ang ginawa mo to bago siya masira. So, yun. Itong unit na to is calvinator. Yun, mga old model. Ang tito ko kasi nasa Amerika na kasi yun eh. Babait yung tito. Nasa Amerika na, matagal na. Ilang years na. Kaya sobrang tagal na rin yung ginawa itong rep na to. Ngayon lang ulit bumigay. Siyempre sa paggamit na rin ng ating client kasi nakalagay ito tindahan. Kaya siyempre di may kung chinek ko ito doon, sobrang daming laman. Kaya di rin tagal may basa masira. Pero so far sobrang tagal daw na ulit bago masira ito ng paggawa ng tito. Yun, master natin yun eh. Jonathan Pileño, shout out sa'yo. Ingat ka lagi dyan. Sa Amerika po kasi yan. Yun. Yun. For today's video, check natin tong unit na to kung ano naging diferensya. Pero sa akin, sa unang tingin ko, nagbaraan system for process to. Pero check na rin natin kung mababa ang karga. Ngayon ko pa lang siya kasi gagamitan ng gauge. Check ko kung mababa ang karga kung may dito siya. Ngayon guys, samahan nyo ako guys. Yun. So ngayon guys, nagpa-under muna tayo ng unit. Gawa natin kung running pressure niya. So nakakuha tayo guys ng yan, nasa negative tayo. Yan. Yung kanina may itong condenser niya, yun nawala na. Yun. At ang amperes natin is 1.1. So ngayon guys, meron na tayo agad na nakita. So ang unang magiging check natin is mababa po ang karga ng refrigerant. So ngayon, possible, mag-check tayo, mag-leak test po tayo. Pero one by one, step by step, ganun pa rin procedure natin, standard pa rin naman. Leak test, reprocess, charging, vacuum, charging. Yan po ang gagawin natin. So guys, yan, samahan nyo ako guys ha. Yan, napakapulito talaga ng gawa ng tito ko. Yan. Yan, yung mga master ko yan, yung mga tito ko na yan, Jonathan Pileño. Yan, sobrang tagal bago talagang mas bumigay yung unit. Parang hindi lang 10 taon yata na ginawa, nagawa ito. Yan. So yun guys, tinanggal natin ang filter na ang strainer na nakabit. So ngayon guys, is-check natin yung pump ng compressor para malaman natin kung malakas ang buga ng compressor. Yun, malakas. At so far, wala naman langis na lumalabas dito sa galing sa compressor. Kasi guys, pag may langis na lumalabas dito sa condenser na to, ayan, medyo magtagilid na po tayo sa compressor. Kasi po, pag sumusukan na ng langis ang compressor, yun, medyo nag-isip-sip na po tayo kung itutuloy pa natin kailangan natin palitan ng compressor. Kasi, magpapaulit-ulit lang po ang gagawin natin. Hindi po tatagal ang unit na ginagawa natin. So ngayon, dito pa lang, matecheck na natin kung pwede pang gawin. Yan, guys. So far, okay naman siya. Ngayon, ang gagawin natin, ipa-flashing natin itong capillary. Kasi kanina, walang lumalabas dito na refrigerant. Pero solid yung refrigerant na nilabas na ito.
Kung ngayon dito tayo mag-focus sa capillary flashing. Yan guys, balikan ko kayo guys ha. Yan guys, nag-flashing na tayo. Gamit natin ang R22. So ngayon guys, sa unang bugso pa lang, kitang-kita ko na agad guys yung langis. Yan, yung langis na nandun sa system. Kaya ang pagpapalamig ng freezer is kalahati lang dahil sobrang dumi ng system. Yan, ayun yung mga langis. Siyempre sa tagal ng panahon, yan, naano na siya, na kakaroon ng langis. Para sa akin naman ha guys, normal naman yun. Ganun guys, normal po yan. So guys, balitaan ko kayo guys ha. Medyo matagal na tagal, matagal-tagal to guys. Yan, so ngayon guys, napagligtas na tayo at sa ngayon, ang ginagawa natin is nagba-vacuum tayo. Yan guys, yun. Natagal-tagal lang ko na lang yung vacuum para yung moisture niya sa loob talagang makuha natin. Yan, sana wala maging problema para ma-turnover agad natin to sa ating mahal na client. Yan, salamat. Yan, balikan kayo guys ha. Para sa actual na natin, mag-check dito. At magkarga na tayo maya-maya. Pinapatanggal ko lang, pinaprinis ko lang yung evaporator dun kay Master Ricoy. Yun, so guys yun, kaka-charging lang natin. Hindi ko na video yan. So yan, ang karga natin ngayon ay guys is 0 PSI. Yan, running na po tayo dyan guys. Kakababa lang ng ating pressure. Yan, so ngayon magdadagdag tayo guys. Ang amperes ko rito is 1.3. Pero ang nasa plate lang is nasa 1.0 lang ata, 1.1. Diyan nagkakamali. Check natin, observe natin. Kasi minsan hindi na nakukuha yung tamang amperahe. Yan, charging tayo guys. Yan. Kargaan natin ng 15 PSI ito guys. Dito guys, huwag tayo magmadali sa pagkakarga natin. Lagi lang tayong maging patient. Huwag tayo magmadali. Yan, painit na ating mga condenser. Ayan. Filter natin, check. Yun, mainit na rin. Observe lang tayo. Huwag tayong mamaday. Kasi minsan biglang umaangat yan pagka umayos na yung circulation ng refrigerant. Yan guys. Sila Master Eugene at James at Master Kenneth. At doon sila sa may ano. Nag-install sila. Pinag-install ko muna sila. At ito naman ay tinira ko na rin. Ito yun guys. Meron pa tayo mga itirahin dito. Yan. Dalawang window type. Meron pa tayong isang window type na papakuha doon sa ating mahal na customer. Medyo busy. Tambakan tayo ngayon ng gawa ngayong araw. Yan guys. Yan. Balikan kayo guys ha. Yan guys. Yun. Medyo matagal-tagal tayo. Ang standard pressure natin, ang running pressure natin is nasa 9 PSI. Medyo inaalalayan ko lang ngayong karga kasi medyo mataas na yung ano natin, amperes natin eh. Kaya hindi natin, normally kung okay naman yung amperahe natin, kahit na 15 PSI to 14, pwede tayong magkarga. Pero sa mga unit kasi, hindi naman laging standard para sa akin ha. Para sa akin po yun. Nagbe-base din ako sa pressure, sa PSI, at sa Fahrenheit. So yan, kukuha natin siya ng yung head ng compressor, kukuha natin ng Fahrenheit na, yung init na na tinatawag, yan. Yan ha. Yun guys, 163. So ngayon pasok na tayo guys dito sa ating sa compressor heat natin, sa head niya. Pasok na tayo. Dito naman 9 PSI to 10 PSI, not bad para sa akin, okay na yan. At
ano natin, amperes natin is medyo mataas lang yan. Yun. Pero sa akin, okay na po to. Bale, ang magkakatalo po tayo nito sa observation. Kung ano po yung ma-observe natin na makikita natin na pwede maging problema o maging okay na ba siya, yun. So far, okay na to para sa akin. Sana wala namang maging problema para ma-deliver na agad sa ating mahal na client. Yun. So maya-maya guys, kukuha natin ng ano, temperature yung loob ng degrees Celsius para malaman natin kung malamig, kung gano'n ba kalamig o malamig ba ang freezer at ang fridge niya. Okay guys, yun guys, balikan ko kayo guys ha. Yun guys, check natin itong loob naman. May nakukuha na tayong, medyo madilim lang, yun. Negative 1 degree Celsius. Yan guys. Ay, check naman natin itong loob. Medyo nasa labas tayo. Ayan. Tingin naman natin, 2 door. Yan, laki na ito. Yun. Check natin. Yun, nag-yelo na. Kaya pala nag-negative na siya. Yan. Galing, magaling. Ayos. Taba naman, check natin kung meron na siyang nag-build ng ice. Yun. Yun, negos pang na. Yan guys, naririnig nyo guys. Yung ice. Yun guys, ice na to. Observe na lang tayo guys. Maya-maya, pwede nang deliver to. Yan. Pastor Eugene, kamusta yung ginagawa nyo? Install. Yun, maasahan na ang ating kaibigan. Maasahan na pala to. Pwede nang pakawalan. Yan. Hi naman kayo sa ating vlog. Kenneth, ang chan mo. Wow, yan ang chan. Last kumain yun. Last po niyang kumain. Yan, si ang partner ni Negro. Yan, si? Master. Master. Boss. Si James, nandos siya. Boy, ano? Pwede mo mamahinga. Si nandos siya, pwede mo mamahinga. Parang wala pang mamamatay kayo, James. Yan, so guys, yun. Meron pa tayong dalawang unit ditong titira. Actually, meron pa tayong isang unit na kukunin. Pero sa mga itong mga unit sa next vlog na natin to guys. Yung para iba-iba naman. Okay, guys, salamat. Yun guys, yun ayos na ang ating ginagawa. Ayun, check natin yung head temperature ng kanyang compressor 144. Yun, so yun sa akin pwede na 'yan kasi ang dapat 160 pero sa akin pwede na 'yan kasi maluluto pa naman 'yan. Abang tumatagal, iinit pa ng bahagya 'yan. Yan, ang karga natin is 9 PSI. Yun. Salamat. Ayun, ayos na. Ayos na. Ayos na to guys. Yun. Pwede nang i-turn over to guys. At malamig na rin ang ating freezer sa loob. Yun, nag-negative na tayo dun. So guys, yun. Salamat guys for watching guys. Salamat po. Ayos na to. Pwede nang i-deliver. Yan. Thank you for watching guys. Yun guys, yun nagbabalik tayo ngayon guys, yun. Na-deliver na natin yung rep na ginawa natin. Yun, ayos na siya. Pwedeng na lang gamitin. So ngayon guys, yun. Yun, salamat nga po pala sa panonood niyo sa ating mga vlog at sa mga di pa po nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, Bentong TV. Subscribe na po kayo at click mo na rin ang notification bell para higang updated sa aking video. Oh, teka lang. Shout out nga po pala kay Master Toy Pits Talavera. Yun. At sa may YouTube account po siya na Kaprince TV. Yun. Subscribe na rin po kayo sa kanyang YouTube channel. At sa mga, ang location po pala niya is San Jose Del Monte, Bulacan. Yun. Sa mga malapit po sa area na dyan, PM nyo lang po siya. At nalagay ko po rito yung YouTube channel niya. Yan. Salamat po guys. Yan, Master Toy Pits 'yon. Ingat ka po. Kaprince TV nga po pala. Yan, subscribe na po kayo. Bye.